ikalawang digmaang pandaigdig. Nanalasa ang Japanese Imperial Army sa buong Asya, kabilang ang Pilipinas. Makaraan ng 4 na taon, dumating ang puwersang Amerikano na siyang nagwakas sa kanilang pananakop. Kumalat ang balita ng pagsuko, ngunit dahil kalat-kalat na ang mga sundalong Hapon, may mga hindi nakaalam. Isa na rito si Lieutenant Hiro Onoda. Hindi siya naniwala na tapos na ang gyera. At inabot ng 30 taon ang pagiging gerilya niya sa kabundukan ng Lubang Island sa Occidental Mindoro. Sa librong No Surrender na isinulat mismo ni Onoda, ibinahagi niya ang mga hindi malilimutang karanasan sa kagubatan. Kung anuman ang pinagdaanan ni Onoda, sa libro nakasaad ang kanyang katotohanan. Sa halos 3 dekada, ang tahimik na isla ng Lubang ay dumanas ng pananakop, pwersa at dahas mula sa isang digmaang guni-guni lamang. Ang hindi magandang ginagawa niya, pamimerwisyo. Masenta niyan, magsunog ng palay. Natuklasan namin na maraming hindi na ikwento sa libro ni Onoda. Sila, pag merong gustong kunin, diyan ka babarilin para yung kailangan nila ay makuha. Ang huling sundalong Hapong hinangaan sa buong mundo, may ikinukubli pa lang sikreto. Sino nga ba si Onoda? Bayani lang bang nagtanggol sa kanyang bayan at paniniwala? O isa ring salot na nanalasa sa buhay ng mga taga-isla? Ako si Howie Severino, nakatutok 24 oras.